Alam nyo guys, pumunta kaming sari-sari store sa Philippine store. Kaso, nakalimutan ko mag-film. Kasi, what? Gusto niya pa ng tinapay na Pinoy tinapay. I'll give you some when we get home, okay? You need to drink water. So, ayun nga guys, sabi niya next time pagpunta ko mag-film daw ako. Kasi pwede naman daw. So, let's go, let's go. Yeah. Ipakita ko na lang sa inyo guys kung ano yung mga pinamili namin mamaya. Pag-uwi namin. Kasi, papa-uwi na kami. Yan guys, kidating lang namin. Ayan, meron tayong copy ababoy. Type 5, $75. Mahal, di ba? Meron din torta Cebuana in town. May bawas na siya. $10.50. Also bought pandesal. Marunong akong gumawa ng pandesal guys, pero wala akong time. Ito na siya. Isang bag siya is $5.84. Yan, hopyang baboy ulit. Kasi mahilig kami sa hopya. And then, daddy also bought this one for his friend. Ayan, pianono obe. Tapos, meron kami ditong fish. Yung dalagang bukit. Kasabawan ko siya. And we also got pampano fish, dalawa. Nakikita niyo ba guys? Wala dito yung tripod ko sa taas. Ayan, pampano fish. And then, I also bought dalawang longganisa. Ayan. Palagay yung computer. Try this one. Sabi low acid coffee mix. Copy ko siya. Hindi ako nagkakape guys. More than 1 year na. But I will gonna try this one kung hindi talaga siya. Kasi minsan kasi gusto kong magkape. Lalo na yung amoy ng coffee na mimiss ko. I also got pancit canton. Yung calamansi. Chicken noodle soup. Lucky me. Kasi minsan, pag wala na ito yung time, pwedeng ganito lang. Ayan, I also got sabab. Ayan guys, oh. Kasi gagawin ko siya. Banana peel. Frozen siya. And then ito, papatubuin ko siya yung kamote. Kasi gusto ko ng talbos ng kamote. Tatanim ko siya sa labas. Ayan, another chicken noodle soup. Curry. He got Mr. Chip. Chips? Chip? Sandwich spread. Mahal nga lang guys dito pag ano galing Pinas, mahal na. Cheese pimiento. Ay daddy ito, mahilig siya sa cheese eh. Ayan, nakuha ko ng plain Skyflex, my favorite, my all-time favorite. Carrie also got yung mixed cupcake, lemon square. And then, ayan, homemade to. Yung nagawa nito is yung may-ari ng tindahan. At Sara pickled papaya. Ayan, daddy. Kinuha niya yan kasi gusto daw niya. Ito, nakuha ko ng papaya kasi gusto ko mag-tinola. Ayan, tingnan nyo. $6.19. Isang piraso lang yan, guys, ha. Okay, babe. I also got Milo for the boys. I will try this one. They never had it before. So, di ko alam kung magugustuhan nila. And chicken noodle soup again. Chicken noodle soup. Hindi kami kumakain guys ng chicken noodle soup kasi minsan pag wala akong time or masama yung pakiramdam ko, madalian lang yung gusto ko. Ito nakuha ako ng Easter margarine para sa breads. I also have shrimp paste for my Nicole Express. Stay here. Ayan, sweet Filipino spaghetti sauce. Dalawa. Si daddy nakuha niyan. And I also have ginisa mix for ano pa to? Dumpling. Wrapper. And then I also got guys ano. Daddy, he just said he just gonna check the shop buddy. Ang kulit ng anak ko guys. And then I also got guys ano oh. 555 sardines. Favorite ni Kera tsaka ni Robert. Kaya lima yung kinuha ko. Ayan lang guys yung napamili namin. Wait lang guys ha. Wala dito guys yung tripod ko nasa taas. So, ayan guys. Napakita ko sa inyo mga grocery namin. Of course, mahal yung binayaran kasi mahal na dito yung mga pagdating dito ng mga Pinoy product, mahal na dito sa Canada. So, syempre yung export, yung pagbayad sa ano. Export. Ay, may bibigay daw sa akin yung anak ko, guys. That's your daddy, mommy. Oh, that's for mommy. Thank you, baby. Mommy will give you a kiss. Mwah! Bait ang anak ko, ha. So, here, and that's it, ayan. Mommy.
May flour na naman guys na nilagay. So, ayun nga guys. Siguro naka $150 kami nang binayaran sa Philippine store today. And worth it naman kasi ang tagal naming hindi nakapunta sa Philippine store. And nang months na kasi nga si Daddy busy siya sa school niya. I think the last time na pumunta kami doon is last year. No, no, you don't need a hammer. So, ayun guys, to share ko lang sa inyo, yung mga price nila talagang ang mahal, pero worth it naman kasi miss na miss mo yung pagkain Pinas. Lalo na yung mga tinapay, mga sardinas, ganun, miss na miss ko yun. So, worth it naman. Super worth it naman kahit mahal siya. And so, ayun lang guys, to share ko lang sa inyo. And di ko alam kung kailan na naman kami makakabalik dun sa Philippine store ng aking kumare. But I'm so happy na nakabili na naman ako ng mga favorite pagkain ko. Although sa mga tinapay guys, magaling ako marunong akong gumawa ng tinapay. Kaso ang problema, wala akong time magawa kasi busy lagi sa mga bata. So, baka next time pag hindi talaga ako makapunta sa store ni Kumare, kailangan akong gumawa. Kasi yung mga anak ko, favorite nila yung mga tinapay. Ayun guys, na-share ko lang sa inyo. Thank you for watching. Bye!